ko sa araw na ito ay lumpiang ube. Tara, start na tayo. One and one half cup ng tubig. Tapos maglagay tayo ng 1 spoon butter. Optional kahit anong butter. Atin muna siyang tunawin. Pag natunaw na natin 'yan, pag natunaw na natin ang ating butter, isusunod naman natin ang ating flour. Lagay na natin ang ating all-purpose flour. Mix lang natin para hindi siya magbuo-buo. Kailangan kasi firm yung kanyang texture. Kailangan wala siyang buo-buo. Isusunod na natin ang ating ube halaya. Ang ube halaya ang ginamit ko ay niluto ko to. Pinost ko on my previous videos. Check nyo na lang, mapapanood nyo kung paano. Napakasimple lang. Continuous mixing lang siya kasi masusunog yung ilalim. Hindi ako gumamit ng food color at hindi dito kasi dito available yung condensed milk na ube flavor. So, natural lang talaga yan. Natural na ube. Sunod natin ang ating condensed milk. Diretso halo lang din siya. Overlohit lang ang ating apoy para hindi siya masunog. Pag ganyan na yung texture niya, mga 2 minutes na lang. Luto na siya. Pwede natin siyang ahunin. Transfer po natin ang ating ube mixture habang mainit pa. Kasi pagka lumamig po yan, magda-dry yung kanyang mixture, hindi na po natin siya maiisali ng maganda.
gumamit ako ng small size ng food wrapper. Optional po, pwede po yung malaki, hatiin nyo na lang sa dalawa. Gumamit ako ng net spring roll wrapper para sa ating lumpia pang design natin. Optional po to, kung wala kasi dito to sa Taiwan, hindi ko po alam kung meron sa lugar kung nasaan kayo. So kung ano lang yung available. Pagpapatungin lang natin siya para pinaka base ang ating net wrapper. Maglagay lang tayo ng 1 teaspoon na ubi mixture. Kung pambenta po, pwede nyo siyang nipisan para mas marami kayong magawa. Ito po kasi pang merienda, pang bahay lang, kaya medyo makapal. I-roll lang po natin. Tapos i-secure natin yung magkabilang gilid para hindi po lumabas ang ating ube mixture. Then ilak natin gamit po yung tubig. Okay. Naka 30 pieces po ako ng lumpiang ube. And kung mas malipis siya, makaka times 2, mas makakalaki kayo ng tubo. Kung ititinda nyo. Napakaganda ng kanyang kulay talaga. Yellow, my favorite color. Check natin ang mantika kung mainit na. Pwede na nating iprito ang ating lumpia. Deep fry lang po siya para malutong. Sa katamtamang apoy lang po siya para hindi siya masunog. Huwag din po sa napakahing ng apoy. Huwag din nating siksikin kasi magdidikit-dikit siya. So ayan. Golden brown na siya. Pwede na siyang ahunin. Ilagay lang po natin siya ng patayo para yung mantika niya ay dumiret siya pababa. Maglagay din tayo ng tissue para madaling maabsorb yung kanyang mantika. Then, lutuin pa din natin yung natitira hanggang sa matapos natin.
dahan-dahan lang po yung pag-aho natin sa lumpia kasi masisira yung kanyang net wrapper tulad nito. Napalakas yung aking ahon. Napakalutong, napakasarap, napakaganda ng gulay. Umangat ang pagka-golden brown niya dahil sa net wrapper natin. Malamig na siya, ready to serve na. Please like, share, and subscribe. Next video po ulit. Thank you for watching. Bye-bye.